Merong tanong na maganda rito, no? Galing ito kay Brother Erico. Erico Viernestro, no, Junior? Sabi niya, ano pong masasabi niyo sa argument na sinasabing ang context daw po ng Matthew 5:17-19 ay Ten Commandments? Dahil sa mga susunod na verses, ang binanggit ni Jesus ay about Ten Commandments. Like kapag tumingin ng may pagnanasa, ay mangalan niya. Maganda yung tanong na yan. Good. Salamat, Brother Erico. Ngayon, ating ang sagot natin dyan, Brother Toto, ito. Ang sagot natin dyan, yes, pero hindi na siya yung Ten Commandments ng letter o titik ng Ten Commandments. Kasi bigyan natin ng ano, bigyan natin ng talata ng Biblia, buksan natin yung ating Bible. Yeah. Para ipakita natin, Brother Erico, na hindi ganyan ang intention, kasi gustong palabasin nila yung the same form, the same letter pa rin ng Ten Commandments as it was given in the Old Testament. So I will open here Matthew chapter 5 verse 17-21. Parang tama nga naman, Ten Commandments. Pero papakita ko sa inyo na hindi ito Ten Commandments lang. Ito. Dati sa Old Covenant ng 10 utos, yes, that is part of Ten Commandments. Huwag kang papatay. You shall not murder. Nasa Ten Commandments nga naman yan, Brother Toto. Mm-hmm. Pero sinabi ni Jesus, but I say to you, dito pa lang makikita mo na yung distinction ni Jesus eh. Na pagkakaiba ng Old Covenant at New. You have heard that it is said of old. Oh, old eh. But now I say to you, na everyone who is angry with his brother is liable for judgment. Mapuot ka lang sa kapatid mo, eh pumapatay ka na. Nasa Ten Commandments ba yan? Of course, wala. Wala. Ang nasa Ten Commandments, you shall not murder. Kaya ang sabi ni Jesus, narinig nyo nung luma, nung una. O hindi niya pinopromote yung una. Binabago niya. Kasi ang sabi niya, but I say to you, si Jesus na mismo nagsasabi na sino mang magalit sa kanyang kapatid, a liable for judgment. Ha? Tapos ito pa. Ito, sa 23. If you are offering your gift. Can you finish yung 22? Kasi may ko-comment lang ako. Sige, go ahead. But I say to you that everyone who is angry with a brother will be liable to judgment. And whoever insults his brother will be liable to the council. And whoever says you fool will be liable to hell of fire. Tanong, nasan sa Ten Commandments yan sa Exodus at Deuteronomy? Wala. Okay. Wala, so, comment. Ako, I would appeal to our Seventh-day Adventist friends to please be careful about what you say against your brothers in Christ or those who actually share this kind of things about wrong doctrines and exposing things that you may would like to consider thinking about. Kasi when I read yung comments po, parang ako yung nahihiya para sa Seventh-day Adventist Church na yung mga comments ng mga bashers against Pastor Ron is actually, yun nga, it's like they're telling him he's a fool, he's a snake, anak siya ni Satanas, and those kind of things. So ako po, I am very careful with my words. Why? Because sabi niya nga, we will be judged by yun nga, what we say. Kaya nga, let your speech be gracious, abounding in love. And yun nga, do not grieve the Holy Spirit. Alam niyo, when we speak ill about other people, particularly those who do not agree with our beliefs, then we are actually grieving the Holy Spirit. Amen. So, in effect, just like to caution yung mga friends natin na, send all this bashing na, huwag naman po ganun. And let's follow the love of God in Christ Jesus, that if you have a comment and if you disagree with what we say, please send your question and or your challenge and let's reason together. Yeah. So, yun po. So, going back dito sa kay Brother Salamat Erico. Salamat po sa paalala mo, Brother Toto. Kasi, kasi magandang paalala kasi imbis na makaakay kayo, di ba? Brother Toto, naniniwala ko na yung mga curses, mga sumpa na binabanggit ng mga Seventh-day Adventists against us, pati sa akin. Yeah. Right. Yung mga interest sana na magpapa-Bible study sa kanila, yeah, nakikita na, ba, kung totoong church itong Seventh-day Adventist, sumusunod sa utos, ba't itong mga pagmura, makapagsalita at makapagbaswagas?
So, tingin mo, eh, maaakay niyo yung mga tao yan. Ngayon, eh, naisip ko nga nung ako ay, eh, ano, iniisip ko talaga, Brother Totok, ano kaya, ibalik ko kaya yung dati na pag nagpo-post ako ng video, eh, i-disable ko yung comment. Sa tingin ko, marami din nagre-reklamo na mga Adventist, sabi, Brother Ronald, ba't mo din i-disable ang comment kung totoo ka? Dapat ihaan kami mag-comment. Eh, sabi ko naman, eh, hindi naman kayo sumasagot sa tanong eh. Dapat ang iniisip kong comment nyo, yung magandang sagot na sa Bible. Yeah. Eh kaso, mag-comment kayo, nagmumura kayo. Ang layo-layo dun sa issue na pinapost ko. So, sabi ko, okay, pero alang-alang sa ating programa. Pero, natin I think it's also for their safety or to protect them kasi they are representing, they're supposed to be 70 Adventists. Tapos with these bad words, siyempre, to not publish it, will actually still help them kasi nga, hindi magkakaroon ng maling view ang tao about Seventh-day Adventist na ganyan pala ugali. Kasi ako naniniwala by your fruits, yung bunga ng iyong bibig, di ba? Out of the abundance of the heart, yung nilaman ng puso, lalabas yan sa salita mo. So pag tinipe mo ngayon na ahas si Mr. Ron or mga ligaw kayo, mga, well, some other things. May mga nagsasabi pa, alam ko buhay niya. yeah. So that's ad hominem ba yun? ad hominem. That's against the person. I mean, ito, hindi natin masisi mga member, no? Kasi natulpas sila sa faith. Yeah. Parang nagutan yan ng mga pastor ng Seventh-day Adventist at yung mga may alam sa Bible. Well, actually, bakit hindi nila sawayin yung mga kapatid nila? Bakit hindi nila pagsabihan? Bakit nahayaan lang nila? Magre-reflect din sa kanila yon, babalik din sa kanila. Na ganyan pala kasama ugali ng mga Sabatista. Ayoko na. Yung words, hindi ko naman sinasabing masama ugali nila. Maybe they're a bit emotional because kayo ay galing sa Seventh-day Adventist. Tapos you were 23, 24 years na di-debate to defend the faith. Tapos ngayon, sinasabi niyo to. But ingat, to be fair, I think they should take time to listen. Ano ba yung sinasabi niyo? Okay, Pastor Ron, bakit dati ganito? So, ano yung nakita mo na hindi namin nakikita? So, this requires an open mind. Because allow the Holy Spirit to actually speak to everyone. Kasi ang desire ni God is that we get to know Him. And ako, naniniwala ako, the more you know Jesus Christ, the more you love and be compassionate. Hallelujah. Baliw wala yung sinasabi sa akin pag yung sinasabi mong mahal ko ang Panginoon, kaya nga nangingilin ako ng Sabat. Pero kung murahin mo naman yung kapwa mo, eh parang wala kang Diyos. Anong pinagkain mo sa mga walang Diyos kung ganun pa rin pala magsalita kagaya nila? And one beautiful part about being itong ang ating bagong paniniwala is that there's this transformative power of God. Amen. Hindi siya not by the law. Not by the law, but by the Spirit of God. Walang power ang Ten Commandments. No. Walang power ang Ten Commandments na tigilan na magmura. But it is only through the grace of God, through the Holy Spirit, yun ang power. Kaya balikan natin itong tanong ni Brother Eric of Viernes. Sabi kasi na parang may point yung mga Adventists. Sa Matthew 5:17 kasi, ang nung enumerate niya yung ano, Ten Commandments lang na. Kaya yun nga, sagot natin, hindi talaga Ten Commandments ng Old Covenant. Bagkus, dinagdagan pa niya at mas pinalawak pa niya. Dati, kahit nga ikaw ay mabugbog lang, kahit ikaw ay mapuot, okay lang eh. Kahit nga pautan mo, kaaway mo. Basta huwag kang papatay. Okay, pero sabi Jesus, mapuot ka, pumapatay ka na. Wala yun sa Old Covenant, wala yun sa Lumang Old Testament, wala yun sa Lumang Ten Commandments. Ang sinasabi ni Jesus dito, related dun sa kanyang 8 Beatitudes, kasi itong context niya eh. Ang Matthew 5 hanggang chapter 5 hanggang chapter 7 is about the Sermon on the Mount. Yan, ito ang pumalit dun sa Old Testament law. Yung principle ng love to eh, Brother Toto, principle ng love ang pinapairan ni Jesus dito eh. Yes, true. Kasi ikaw yung magkaroon ka ng pagnanasa sa babae sa tingin, hindi mo minamahal ka pa mo kasi pinagnanasaan mo. Yan ang gusto niya sabihin. Ito pa, at hindi lang Ten Commandments, ha? Dito sa last, no? Meron din sinabi, you shall not commit adultery. Na nilinig mo, sinabi din noon. Pero sinasabi ko sa inyo, tumingin sa babae may pagnanasa, eh, nakakasala. Wala yan sa Ten Commandments.
Ginamit ni Jesus ang Ten Commandments para hindi pangaral uli ang Ten Commandments. Kasi kung Ten Commandments lang uli, hindi nasasabihin ni Jesus na tumingin ka lang, magkakasala ka. Right. Kasi wala naman ito sa Ten Commandments eh. Ito pa, yung ano, divorce. Whoever divorces his wife, let him give certificate of divorce. Tanong, nasa Ten Commandments ba yan? Wala. O, ito pa. Yeah. Yung pag-oath, no? You've heard, you shall not swear falsely. Nasa Ten Commandments ba yan? Wala. Ha? Retaliation. Ayan, mga law na yan. Love your enemies. Wala sa Ten Commandments. So, ibig sabihin, hindi Ten Commandments ang command Jesus dito. Ang daming commandments. The law as a whole, the principle ng 613 law na sinamaray sa love. Yung pinopromote Jesus dito. Kasi kung Ten Commandments lang to, dapat hindi niya sinama ang divorce. Kasi wala nang divorce sa Ten Commandments. Kung Ten Commandments, so wala yung pag-swearing the oaths. Yeah. Dapat wala yung law about retaliation. Dapat wala yung love your enemies. So therefore, hindi Ten Commandments ang pinopromote ni Jesus. Dahil yung mga commandments, sa Ten Commandments, ang bayo, huwag kang tumingin sa babae mo pag nanasa, huwag kang mapot sa kapa mo. Nasa law of the new covenant yan. That is the law of the spirit. Yan ang tinuturo sa amin ngayon, mga kaibigan. Kaya kahit yung mag-quote ka sa kapa mo, sumbay mo yung kapa mo, hindi na namin ginagawa. Hindi dahil sa nakasulat. Inula nga sa Ten Commandments yan, kaya siguro iba nagagawang mapot. So, ang point natin dito, is not the Ten Commandments, kasi ang tanong sa atin ni Brother Erico, yung sinasabi nila, si Jesus, Ten Commandments din daw. Ha? Obviously, he's not promoting the Ten Commandments. Yeah, okay, go ahead.